problema mo sa pamilya namin. Bakit mo kami inugulo? Wala kami kasalanan sa iyo. Pinagbibintangan mo pa akong magnanakaw. Kala mo sino ka sa lugar natin. Pati ang mga anak ko, nagugbog mo pa. Nasagasa mo pa ang anak ko, gumagawa lang ng bait. Bakit kaya ganyan sa aming lugar? Dapat po, tulungan niyo po kami. Sana po'y mapakulong na itong taong to ang nanggugulo sa aming lugar. Ikaw, Emerson Santillan, ano bang problema mo sa pamilya ko? Binugbog mo pa yung asawa ko at dalawang anak ko na minor de edad. Anong problema mo? Sobra-sobra ng ginagawa mong pagpipirwisyo dito sa lugar namin. Sir Apitulfo, hindi po ako ng tulong sa inyo. Na sana po mapakulong tong dating pulis na to para matigil na yung mga ginagawa niyang pamimirwisyo dito sa aming lugar. Kakausap po natin ngayon si Mr. Noel Baruelo, pati sina John Nicole at Jocelyn Baruelo, mag-iina. Sila po yung pinagtripan ng dating pulis na si Emerson Santillan. Si Mr. Santillan ay nasibak po sa serbisyo sa pagkapulis dahil sa patong-patong na kaso. Sir Noel, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Sir Rapi. Doon po sa video na nagwawala po itong dating pulis at may hawak ng pamalo, ano pong problema niya? Hindi na po namin alam, sir, kung nagtanong anong problema kami nagawa sa kanyang sama. And then ayon po sa record sa barangay, marami na raw kong kaso itong si Emerson Santillan. At nabanggit nga po kanina sa video nitong pamilya ni Sir John, Jocelyn, Noel at Kenneth na dati nang may alitan natin sa pamilya at lumaki lang. Bakit po nagwala itong si Emerson, yung pulis dati? Hindi na po namin alam kung ano yung problema niya, bakit niya po kami ginugulo. Gumagawa lang po yung bite yung anak ko sa aming tapat ng pintuan. Okay. Ngayon, sinagasaan niya po yun. Kaya nag-react na po ako, bakit niya po sinasagasaan niya anak ko? Nagmamakaawa na po yung anak ko na naiipit na ng kolong-kolong. Nakikita niyo naman po yung kolong-kolong na yan. Okay, so yung may-ari niyan, tricycle ba yan? Sino may-ari? Yan yung pag-aari niyan? Yan po, si Emerson po ang may-ari ng kolong-kolong na yan. Saan niya ginagamit po yung kolong-kolong na yan? Service lang po nila yan. So sinagasaan niya yung anak ninyo habang nag-repair ng kanyang bike? Dito po sa pulang sa pader po, sa puting pader po yan. Kanino? Kinikit niya po yung anak ko. Yung anak niyo po, nandun sa property ninyo, nag-ayos ng bike? Opo, sa harap po ng bahay namin. Bakit niyo po sinagasaan? Hindi ko nga po alam, kaya nagulat na lang po ako eh. Tapos pumalis siya. Saka ko nagsumigaw sa kanya. Okay. Napasigaw na ako na hindi maganda. Okay. Bumabasa ng kanyang motor. Sinapak na po ako. Nako po. Kayo po yung sugatan doon. May tama sa mukha. Opo. Okay. At palagi na rin po itong nagwawala dyan sa inyong lugar. Marami na rin pong reklamo laban sa kanya. Totoo po yan, sir. Marami na po. Natatakot lang yung mga kabataan niya dito, bakit natatakot sa kanya eh. Sa pagkakalam niyo, sir, sa mga balibalita diyan, bakit daw nasibak sa serbisyo ito? Yun lang po, hindi ko alam, sir. Ano pong ginagawa ni chairman kung ganun pala patong-patong ng reklamo laban sa kanya? Wala bang nagagawa yung si chairman at para isumbong sa kapulisan, paring kapulisan, pagsabihan siya o kung kinakailang arestuin siya kung siya'y nagwawala, nanggugulo? Hindi naman po kasi din lumalapas po yung tao na to eh. Kahit pumunta po dito sa barangay namin, sa kanyang bahay, hindi po talaga lalabas yan. Alam nila po yan kung anong katungkulan niya. Okay, so ibig sabihin pati yung barangay takot sa kanya? Opo, ganun na yun. Marami na ako nagre-reklamo. Nung kayo po ay masaktan nung mga oras na yon, pagkatapos nung humupa na po yung gulo, kayo po ay pumunta sa barangay o sa pulis para magsumbong? Opo, punta po kami sa barangay. Ano pong ginawa ng barangay? Pinapunta muna kami sa medical legal. Napakalayo po ng medical legal dito sa Caloocan, sa South Paho. Samantahang galing kami North. Since pasok po yung sa tinatawag na reglementary period, hindi ba inaresto yung pulis? Hindi po. Yung dating pulis? Katunayan, tumakas na muna yung tao na yan eh. Ah, tumakas. Yung panayari na yan eh. Okay. Muwi na siya, kinabukasan na po ng umaga. Alam na alam niya ginagawa niya. At hindi na siya ma-arresto ng mga pulis, bumalik siya after 24 hours, hindi na siya pwedeng arrestuin dahil lampas na sa tinatawag na reglementary period. Apo, tama po yun. Mautak nga itong kulukoy nito. Abner Gupit, Purok Leader. Yes po, sir. Mayong buntag, may tanghali, mayong gusto. Mayong buntag, sir. Apo. Sir, kilalang-kilala niyo itong si Emerson Santillan, dating pulis? Yes po, bilang Purok Leader po, residente ko po to, sir. Apo.
Sir, bakit niyo kayang awatin to yung pagsisiga-sigaan nito na mamayagpag yung kanyang kabalastugan, yung kanyang kadimonyuhan? Hindi po, lagi po namin itong inaano, sir, nirespendihan. Talagang ayaw lumabas ang bahay pag gumawa ng kalokohan. Nagsasaro na ng bahay, ayaw na lumabas. Okay. Tapos po, nagtayo po to dati ng ano, ng Infinity. Na ano pa? Nagtayo ng? Oh, dress shop po, yung mga ano ng kasal. Marami po nagre-reklamo sa akin, dress sir, naka-blatter po. Marami po blatter sa akin to, sir, nagre-reklamo. Ay, bakit sa aking logbook. Oh, bakit hindi po siya inaaresto? Bakit hindi pinapapulis o sinasampa ng kaso? Direct filing? Yung iba po nga po, nag-direct filing, pero hindi naman po pumapalik yung iba nagre-reklamo. Ba't ninyo binibigyan ng certificate of file action para baka pagsampan niya ng kaso sa korte? Hindi po, sir. Bilang procurator po, pupunta po siya doon sa may kipaw, sa may taas. Doon po sila magpapail ng reklamo. Okay, so hindi na buwabalik po yung mga complainant dahil nandun na po sa barangay, inakyat na po kay chairman. Opo. Tapos po, yung nakarang linggo po, mayroon pong isang Philippine Navy dito na ikakasal, dyan, taga Cavite. Yun din, may bagong blatter po sa akin na tungkol sa gaon ng kasal po. Po hanggang blatter lang po ang nangyari, blatter ng blatter lang, wala nangyari sa reklamo. Actually, sir, ina-advise po namin sila na mag-direct filing po. Okay. Para so, ano sila ng ano. Nasusunod naman po yung pagpapile nila sa korte. Yung iba po kasi, sir, karamihan po kasi iba nagreklamo tungkol sa mga ganyan, sa online business nila, mga malalayong lugar, sir. Ah, so na... Pite, Bicol, ganyan. Okay, nawalang gana kasi malayo at abala lang. Oh, siguro, sir, hindi na bumabalik eh. Sir, kumuha ba siya ng, ano, ng business permit yan sa inyo? Wala po, sir, wala po. Ano yung business online niya po? Nasa loob lang ng bahay niya, sir. Kaya nga, nasa loob ng bahay, pero tumatanggap siya ng maraming customer. Opo, online po. Salamat po, Sir Abner. Alam ko po, hindi niyo na po saklaw itong dating pulis na ito. Ginawa niyo na po ang trabaho niyo, pinaakyat niyo po doon sa barangay. Bilinatin niyo na po, tama po yung ginawa niyo. Kaya lang, talagang ayaw tumigil nito. Eh kami po sarang puputol ng sungay, buntot at pangil nito. Kami po ang gugupit. Oh, di ba, Mr. Gupit? Thank you, sir. Oh. Gugupitin ko po, sir. Oh, diba? Gugupitin ko. Gupit kasi ako kasi si Purong Leader. Ay, gupit ka pala. Thank you po, Mr. Gupit, sir. Saludo po ako sa inyo. Po. God bless po. Yes, sir. Ako, sir. Idol ka na ako, sir. Sana yan ang apelido ko, no? Rapi Gupit. Tagagupit ng mga sungay, pangil, at buntot ng mga pasaway. Diba? Opo, opo. Thank you po, sir, Mr. Salamat Gupit. Salamat po, sir. May buntag, may utbo. May buntag. Yusek Castelo, magandang umaga po, madam. Sir Rafi, good morning po at good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyo. Meron na po kami ikukonsulta sa inyo. Kasi ma'am, sa panahon ngayon, usong-uso po yung online. Kasi pandemic, yan pong patok na patok. Ang tanong ko ngayon, ma'am, halimbawa meron isang online seller, patok na patok po siya sa social media, marami po siyang customer, and then dumating yung time na siya po'y nagloko, na siya po pala'y nang scam ng mga customer niya. Sino po may saklaw niyan? Sino po pwedeng magpatigil diyan o magkaso diyan? Is that DTI? Is that BPLO, Business Permit Licensing Office? Sino po? Ano pong sangay ng gobyerno na pwedeng puntahan aside from NBI? Pareho po, sir. Pero pagka consumer complaint, halimbawa nga yan na consumer na dehado or naloko, ganyan. So, dun siya sa amin magko-complain. Yung complain na yun, ang magiging respondent, yung seller na nandoloko. And then it's going to be a process para makakuha tayo ng redress para dun sa consumer. Now, ang tanong ko, ma'am, paano kung siya po ay hindi si register sa DTI? Yan po ang nagiging challenging. Pagka wala po talagang maibigay sa atin na information ang consumer, kung sino, saan hahanapin, or saan... Hindi, ma'am, identified po yung seller at identified po yung lugar, yung kanyang location, alam, at nandyan yung business niya booming. However, hindi siya registered sa DTI. Paano niya habulin itong business? Pwede pa rin po kung alam naman natin yung respondent pa rin sila. Kaya nga po, ano po magagawa ng DTI for this kind of seller? Yung redress of grievance, kailangan niyang ibigay doon sa consumer, doon sa bumili na niloko niya. Meron po tayong action dyan through the Fair Trade Enforcement Bureau, whether or not rehistrado yung negosyo. Hindi lisensyado yung negosyo, mas marami pong pwedeng i-action sa kanya ang iba't ibang ahensya naman. Kaya nga, tulad ng ano po action na magagawa ng DTI? Halimbawa, hindi siya rehistrado. Sabi niya, I'm not registered with you guys, so hindi niyo ako saklaw. So ano pong sasagutin ng DTI? Ay, hindi po.
po. Consumer complaints po yung sa amin. Kaya nga may consumer protection group eh. Whether or not rehistrado ang business, pagka may nadehadong consumer, lapit po pa talaga sa amin po. Yan. Ano po magagawa ng DTI? We can ask for repair, replace, refund o kung ano man po yung gusto ng consumer. Sila po ang magsasabi kung anong gusto nilang mangyari. Pero paano man kung nagmatigas? Kasi nga po, wala sila accountability, hindi sila register sa inyo. Ano po yung pwedeng gawin ng DTI? Kaso po talaga, sa mediation, pwede silang tumanggi, pwedeng tumanggi ang negosyo, maaring hindi tayo makapag-resolve, pero a-accept po yan as formal charge sa adjudication division na magiging full-blown case po na ditinggin dito sa atin sa Fair Trade Enforcement. In short, pwede nyo po silang patigil, kakasuhan nyo sila at papatigil. Stop operation. Opo, pwede po, pwede po. Pwede, meron po kaming ganong access kung talagang pangloloko ang ginagawa nitong negosyo na to at hindi naman talaga in the business of selling, yung may deceit talaga, pwede naman po. So yung DTI po, pupunta yung mga ahente ng DTI para sabihin, oy, Poncio Pilato, manloloko ka, wala kang registration sa amin, magsala ka. Or else, ipapatawag po natin sila, sir. Hindi po natin sila pupuntahan. May mga may proceso. Procedures po tayo na sinusunod. Opo. Ayun nga po. Pero kung halimbawa, ma'am, dumanas sa lahat ng proseso, pero nagmatigas pa rin, doon napapasok ng DTI na para kasuhan sila. Opo. Kaso na po, full-blown case yung mangyayari. Full-blown case. Pero opo, kailangan pa rin nila, ma'am, kukuha ng permit sa BPLO kung tutusin. Eh, siyempre, lahat po ng negosyo, sir, kailangan po lisensyado yan sa local government unit nila kung saan sila nag-ooperate. Ayun, that's what I thought. So, dapat meron silang BPLO permit, dapat registered din sila DTI. In the absence of that, eh, pwede silang ireklamo sa BPLO, pwede silang ireklamo sa DTI. In the case of DTI, sabi nyo nga po, imbitahan sila, sulatan, and then kapag hindi sila tumugon, full-blown case, sabi nyo po, tama, yun yes, yung proseso. Opo. Opo. Sa BPLO naman, pwede silang ipasera kasi wala silang business permit, they're operating, hindi sila kumuha ng permiso sa City Hall, tama? Opo, opo. Wala silang license to operate, so hindi sila dapat nag-ooperate, sir. So therefore, saklaw pa rin sila ng BPLO. So pwede silang ipa-shutdown ng BPLO ng munisipyo. Oh yes, opo, opo. Tama and then, po, sir. And then pwede silang i-demand ng DTI. Pwede rin po kami mag-recommenda sa BPLO ng mga iba't ibang local government units na isara or ipasara nila dahil nga walang permit. So ibig sabihin, ma'am, pwede mag-permit. Pwede mag-sari ang operation. Opo. Pwede mag-sari po sa ang BPLO at saka DTI para tugisin yung isang online seller na loko-loko. Oh, pwede po. Pwedeng pwede, sir. Ma'am, na-educate niyo po kami. Maraming salamat po, Yusek Ruth Castelo ng DTI. Mabuhay po kayo, madam. Maraming salamat po, Sir Rafi. Magandang umaga. Thank you po. Magandang umaga po, Major. Yes, sir. Magandang umaga po, sir. Major, kilala niyo po itong si Emerson Santillan. Dati pong pulis ito, dating kabaro niyo. Nung dumating kami dito sa Caloocan, kasabay ko rin niya na dumating dito, pero hindi po kami nagkasama, sir. Nabalitaan lang po namin kung anong nangyari sa kanya. Dati ano po yung nangyari sa kanya, sir? Sa pagkakaroon? Ay nakasuhan ng extortion. Extortion? Bakit di po na nakulong? Naiano yan, sir, eh. Nakatakas, pero nakapunta sila, sir. Nakabalik sila sa region. Doon sila nag-duty holding unit, sir, dati sa region. Teka muna. So, nakatakas, matapos mag-extort, nakatakas, tapos pumunta ng region, bumalik sa pagkapulis. Hindi, sir. Na-dismiss na po yan, sir. Okay. Pero hindi siya kinasuhan sa korte? Kinasuhan yan, sir, yung pagkakalam ko, sir. Pero, ano nangyari? Hindi ko rin talaga, sir, kasi biglaan nga po ito, sir. Hindi ko po, sir, na i-check po. Hindi ko na i-check agad, sir. Kaya, apa. Ano yung sabi niyo po, sir, na siya po ay tumakas at pumunta sa region? Nung time na, sir, na i-entrap sana sila, sir, hindi sila nahuli. Sila? Ibig sabihin marami itong grupo? Yan ang ibig kong sabihin, sir. Dalawa sila, sir, yung pagkakalam ko, sir. Police din? Police din yun, sir, ang apelido ng isa yata, Bautista. Sino po yung kinikikilan nila, negosyante? Hindi, sir, nakahuli sila ng related sa illegal drugs. Okay. Tapos yung huli yata nila, sir, hindi agad nila nai-inquest. Tapos yung pamilya, nahingan yata ng pera. Ah, huli dap. Parang ganun, sir, yata ang nangyari dati. Nang huli sila ng mga taong involved sa droga, at kapag nahuli, hingin ng pera yung kamag-anak, at pag nagbigay ng pera, pakakawalan. Hindi ko lang alam dati, sir, kung ano ang tawag naging po dyan, ninja cops. Yun, kaya po siya na-dismiss. Yes, so ngayon po, Major, nagsisiga-sigaan po siya sa kanilang lugar, dyan po sa Caloocan, sa Bagong Silang. Yes, sir. Pwede ba, Major, sa inyo ko na po ibibigay yung lagari para lagirin niyo po yung kanyang pangil at kanyang buntot at kanyang sungay?
Kaya niyo po ba? Sige po, sir. Opo, sir. I-coordinate ko na din po, sir, sa ano, sa nakakasakop na substation para maging proper po, sir, yung ano natin. Thank you po. Kasi malam niyo, Major, baka, Major, ito ay, yung mga hinuhuli niyang drugs noon, baka sinisinghot niya, baka addict na rin po ito. Malay nyo, baka malay natin, nagdi-distribute na rin ito ng mga patingiting sachet ng shabu. I-coordinate ko po, sir, properly, sir, sa ano, substation na nakakasakop at isabihin ko na rin po, sir, sa ito, okay. Sir. Thank you po. Marami kayo naibigay sa aming impormasyon. Very important po yan. Sige po, kami na pong bahala din, Major. Salamat po, Major, pero kami na pong pupunta kay COP o Station Commander para patigil na po yung kalokohan niya. Sobrang thank you, Major Renji Dimo, sir. Yes, sir. Thank you din po, sir. Thank you po. Sir Noel, pa. Marami na tayong hawak na bala laban sa kanya. Bala ng kanyon po ito. Ang hawak natin laban sa kanya. Alam na natin paano siya ipitin. Pero ang unang-unang gawin na po natin, mamaya tatawagan po natin yung Chief of Police. Yung Chief of Police na po ang mag-make sure matitigil na po yung kanyang kabalastugan. And then, yung susunod po, sir, pwede natin siyang patungan ng patong-patong na kaso. Apo, sir. Salamat po, sir. Sige po, sir. Marami pa ang nangyari sa akin yan, sir. Ano pa po, sir? Eh, nagbabanta pa ho sa akin yan. Grave threat? Apo. Oh, tapos physical injury. Hindi pa akong magnanakaw. Yun, sir. Grave threat. Tapos yung dalawang anak niya, na-disgrasya pa. Ayan po, sir. Sige po, sir. Pupunta kami dyan sa inyo. Sasamahan po namin kayo sa kapulisan para magsampa ng kaso sa korte. And then, pupunta rin po kami sa Chief of Police para pagsabihan yung Chief of Police na bantay-bantayan to at huwag na payagan na maghari-harian pa. Marami po tayong pwedeng gawin dito para may kalalagyan siya dito kay Emerson Santillan. Pati yung DTI, pupunta natin, BPL, papasara po natin yung kanyang negosyo na online. Okay, sir? Okay po. Salamat po, sir. Please. Sige po, sir. Parating po dyan ang reporter namin mamaya-maya ng konti. Salamat po. Ingat po kayo palagi, sir Noel, sir John Nicole, at Madam Jocelyn Baruelo. Magandang umaga po, sir.